to the Obama Foundation Democracy Forum. Special guest ang ilang pro-democracy activists at world leaders sa inaugural Democracy Forum na inilunsad kamakailan ng foundation ni dating U.S. President Barack Obama sa New York City. Our foundation's mission has been to inspire, empower, and connect the next generation of changemakers. And all of you, most of you in the audience, fall in that category. Umaasa ang Obama Foundation na ang forum ay magsisilbing plataporma para pag-usapan ng mga paraan para mapanatili ang demokrasya sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay Obama, ang mga prinsipyong pundasyon ng demokrasya ay kasalukuyang inaatake. We see it in the backsliding that's taking place in what were well-established democracies. We see it in the escalating polarization and disinformation that's so evident in recent elections, whether it's in Brazil, the Philippines, Italy, Sweden, right here in the United States. Dagdag ng dating Pangulo, ang pagtitipong ito ay para tingnan muli ang mga dahilan kung bakit nga ba nanganganib ang demokrasya tulad ng disinformation at misinformation. Isa sa mga naimbitahang leader na nagtataguyod ng demokrasya ay si dating Vice Presidente ng Pilipinas na si Lenny Robredo. Isa siya sa panelist ng diskusyon tungkol sa disinformation. It is not just pushing fake news or propaganda, but it has evolved to the point that a separate public sphere has already been created, such that it seems like there are two different, separate, almost incompatible information ecosystems that already destroyed a common baseline of facts, which is very essential for discourse, for discussions, for accountability in a democracy. Inamin ng dating presidential candidate na nahuli siya sa pagpasok sa 2022 Philippine presidential elections. Pero may naging breakthroughs umano ang kanyang presidential campaign laban sa disinformation. We called it tao sa tao, puso sa puso. It means person to person, heart to heart. So it was encouraging our supporters to go out of social media, try to talk to as many people who do not share your values, who do not share your beliefs, you know, and try to discuss in a very calm manner. And we have made a lot of breakthroughs. But as I've said, time was too short. And our campaign now is to continue those conversations. Ayon kay Robredo, nailantad ang operasyon ng disinformation sa Pilipinas sa pamamagitan ng groundbreaking research ng mga eksperto. At kung matututunan ito ng publiko, malaking tulong ito para protektahan at lalong palakasin ang demokrasya. Para sa TFC News, Don Tagala, ABS-CBN News, New York.